dito sa nag-iisang mundo kung saan sa oras ng laban ang lahat ay pantay-pantay. Walang mahirap, walang mayaman, walang mayor, walang tanod ng barangay, walang sikat, walang pangkaraniwan. Ang mundo na hanggat hindi nasesentensyahan, hindi ka pwedeng magbunyi. Ang mundo na maaaring hawak mo ang mas gwapo at mas magaling, pero wala pa ding kasiguraduhan. Ang mundo ng mga hold-upper na malimit. Ang napipiling hold-upin ay mas matapang pa sa nang hold-up. Boom! Ito ang mundo na aking minahal. Ito din ang mundo na sa panahon ng bentahan ay walang bulok. Lahat ay maganda ang katawan, matangkad at magaling. Pero nung ilipat at dalhin sa ulutan na iisang dipa ang pagitan, biglang nagiging payat, pangit at hindi na kagalingan. Ang mundong ipag-alukan mo, ibinenta mo na nga ng paluge, lalo ka pang babarti. Pag sinabi mo namang hindi mo ipinagbibili, asahan mo, lalo ka kukulitin. Boom! Ito ang mahiwaga pero masayang mundo ng sabong. Sa channel na ito ay kukwentuhan ko kayo. Magbibigay tayo ng mga tips sa paraan natin ng pagpapalaki. Pagpapalaki ng sisiw, paggagamot, pagbabakuna, kabiguan, tagumpay, mga pangyayari na kapupulutan ng impormasyon at aral sa buhay. Samahan niyo po ako sa patuloy na paglalakbay sa mundong minahal ng maraming Pilipino. The fight versus Gray is my last fight of our league. My opponent for Breeder of the Year is ahead by half point. A must win for me to get solo Breeder of the Year in Gubat. Thanks to Whitejacket, I did it again. 2018, 2019, fence tag, back-to-back Breeder of the Year. Thank you, amigo. Agatan. Ay, damputin mo to. Magalit umulan na. Mga kabarangay, tag-ulan na po. Mga kabarangay, gusto ko po ipakilala sa inyo si AG880. Ito po ang isa sa mga ginagamit natin brood na cock ngayon. Ang gusto ko pong i-share sa inyo ang kwento ng manok na ito. Ito pong si AG880 ay ginamit ng ating kaibigan sa Aurel Green sa Cebu. Kasama po yung kayong mga kapatid niya. At ang magkakapatid pong ito ay naging instrumental sa pagkuha ng back-to-back Gubat Championship, 10-stag Gubat Championship sa Cebu noong 2018 at 2019. Yun po ang record ng mga Whitejackets na ito. Nakakatuwa po kasi ito pong stag na ito ay nanalo ng walang sugat. Tapos nung sunod na laban po ay nanalo na galos lamang. Ang unang parada po dito ay 880,000. Nung sumunod ay pinaradahan na 1.1 million. Ang sabi po sa akin ni Dr. Aurel Green, ilalaban uli namin to. Pag ito ay nanalo pa sa ikatlong pagkakataon, papadala ko to sa iyo para mapadami mo. Sabi ko maraming salamat. It's okay lang. Meron naman doon sa Batangas na ano, mapapadami natin. Nasa akin pa naman ano yan, mga tiyo, tiya, ganun. Sabi hindi,
ipapadala ko talaga sa iyo yan. At being true dun sa kanyang mga salita, true to his word, tumawag po sa akin si Dr. Aurel Green. Sabi niya sa akin, Pareaga! Nanalo! Pinaradahan namin ng 1.1 million. Nanalo sa ikatlong pagkakataon. Medyo may sugat na konti. Pagagalingin ko lang, ipapadala ko sa iyo. And then one day, tumawag po siya. Pakipick up mo dun sa NAIA. Pinick up ko po ito sa NAIA International Airport. Tuwan-tuwa po ako. Ito po yung nakukuha natin kapag tayo ay hindi madamot mag-share sa ating mga buyers. Bumabalik din po. Proven ko po yan, bumabalik po. Ito pong manok na ito ay ginagamit natin para padamihin ngayon. Ibinabalik natin sa kanyang mga tiyahin para makakuha tayo ng seed fowl. At yun namang mga tiyuhin nito ay ibinabalik natin doon sa ibang white jackets din para balang araw magamit po natin. Ang nakakatuwa, ang isa pang kwentong nakakatuwa, may kumuha po sa akin na taga Ilocos, 40 heads ang kinuha sa akin na sisiw, day old. Ang problema, yung 40 heads na day old, 8 hours pala yung biyahe nung kukuha. Galing sa kanilang bayan, papunta ng airport. Ang problema, dumating ng maaga yung mga sisiw. Nung makuha niya, medyo hapon na, tapos nag-travel pa siya ng matagal. Medyo na-stress yung sisiw. Ngayon, marami yung namatay sa madaling sabi. Siguro nainita, napagod. Tapos nagtagal pa po ito sa shipment kasi nagka-problema pa nga. Ganun talaga eh. Medyo na-delay yung shipment. Wala naman tayong magagawa. Nag-uusap po kami nung buyer. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Pag bumili ko ulit, dagdagan na lang kita. Yung po usapan namin. Bigla po isang araw nag-chat sa akin. Sabi niya po sa akin, Sir, medyo malas talaga. Sabi ko, bakit? Ang nabuhay, 6 na babae at isang lalaki. Ako di swerte mo. I-breed mo yung isang lalaki dun sa 6 na babae. Di marami ka ng white jacket next year. Hindi mo na kailangan bumili sa akin. Wala, tawanan lang kami. Tapos one time nag-chat ulit siya sa akin, Sir, pwede bang pakitingnan mo kung anong lahi ng white jacket na to? Kasi napakaganda, puting-puti. Sige, check ko. Kinuha ko yung marking. Pag-check ko, sabi ko, Uy, anak yun yung 3-times winner na galing Cebu, si AG880. Talaga, Sir? Oo. Kilala niya yun, syempre. Sabi ko, anak yan. Swerte mo. Tuwan-tuwa siya. Sabi ko, diyan pa lang. Panalo ka na doon sa binili mong 40 heads. O, diba? Tapos may 6 ka pang inahin. Padamihin mo yan at dadating ang araw, pasasahin ka ng mga manok na yan. Yan po yung istorya ng AG880 na ito. Ng manok na ito. Na ngayon ay kak na. At alam ko po na marami pang kwento ang maikwento ko sa inyo sa magiging anak na ito, sa magiging apo nito, katulad kay Pangit. Sa Pangit line natin na simula kay Pangit hanggang anak, apo, kaapu-apuhan, marami po ang nakatikim ng panalo. Isa po ito sa pinadadami natin ngayon. At ako may nagpapasalamat sa aking kaibigan na si Leo Gutierrez sapagkat ito po ang ginamit ko pong inahin dito. Meron po itong 1-8 kid that line. Ito pong linyadang ito ng AG880. At nakasamba po tayo ng timpla na maayos, na maganda, may timing, malakas pumalo, may talino. Proven na po ito kasi back to back, 10 stag back to back guba champion po ito. Big time po yun na labanan sa Cebu. Maraming maraming pong salamat mga kabornokis. Sa mga susunod na araw, sa mga susunod na episode ay mag-feature ulit tayo ng ginagamit natin broadcast ngayon at kung ano yung kanilang mga istorya. Sana po ay subaybayan ninyo. At bago lang po itong channel natin, please like, share and subscribe. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat, Barangay Whitejackets.